Hello guys, good morning. Ngayon kasi November. November 16 ngayon. And then before talagang sobrang depression ko sa buhay ko na gusto ko talagang matapos yung pag-aaral ko. Pero siyempre napangako ka ng isang tao, tapos hindi ka binibigyan ng situation na kamusta ka na, hindi ka na na-encourage, hindi ka na nabibigyan ng na PPM o na may message pa. So sayang yung aking napangakuhan ka. Alam, isa kagaya ko na gusto ko talagang makatapos, na meron ka na may inaasahan. Parang nabaliwala. Although, mahirap din naman magkaroon ka ng utang na loob. Pero, nangako eh. Pero, eto, naging jibangan ko na sa buhay ko kahit wala akong hanap buhay. Minsan naman nakakakuha din ako ng hanap buhay. Naging ano lang ako walang pag-asa. Then, siyempre, alam magkaroon ka ng outlet. Balik-ulit siya dating gawin. Imbis na dapat maganda yung gawin ko sa buhay ko. So, and then, ayun. Ito, nakipagsaparan maging vlogger. Sana magkaroon ako ng 1,000 subscriber. Tapos, siyempre, kailangan ko din ng kaibigan. Kailangan ko din na may makakausap. Kailangan ko din na may malalapitan. Ayun, painom-inom na lang alak. Siyempre, kailangan ko din ng kaibigan para ma-express ko yung sarili ko. Minsan, ayaw ko na magkwento ng buhay ko. So, ito yung naging libang ako na rin. Pero although, ayaw ko talaga yung gawin siya. And maganda rin yung may nakakwento ka at may nakaka-storyahan ka. Then, ito na yung makatikim ng iba't ibang alak. So, ito siya. Kasi masarap ang lasa nito. Pero hindi ito kayang bilhin kasi mahal ang halaga. And then, naisip ko lang na hayaan mo na. Tanggalin mo na yung mga ganong isipin kasi pag hindi ka nakamove on, hindi mo natanggap sa sarili mo na hindi mo natanggap yung acceptance sa buhay mo, wala, parang lalong malulung sa kabiguan. So, eto ang isipin na huwag na lang kasi maganda na yung gumawa ka ng paraan na para sa'yo na kakaroon ka lang ng utang loob. So, pero malaking tulong din talaga ang kaibigan. Kaibigan na makakatulong sa'yo and mayroong kaibigan na hindi makakatulong sa'yo. Pero ito yung masarap na naging, parang ito na yung libangan ko dahil pandemic, siyempre kailangan mo ng alcohol, kailangan mo ng pag yung malilis, yung sabi nga nila, gamot din siya. So, ito siya. So, masarap ito. Ito, masarap din siya. Okay yan. Okay sa akin to. Yan. Okay sa akin to. Ito, okay din sa akin to. Ito, okay to. Pero sa umaga, ang sakit ng ulo ko dito. Mabigat. Pero masarap siyang inumin. Huwag ko lang haluan ng Yakult o Sprite. Masarap siya pag ininom mo. Pero ano, bukasan, liyo ka. Ito masarap. Ito yung original. Yan, masarap siya. Ito yung original. Ito naman yung talagang banog to eh. Ang banog. Yan. Ito yung Fundador Light. Punti-unti lang. Ito mga naging mga nakatulong sa akin. Para pero hindi naman sa akin lahat yan eh. Although lahat ng alaan yung tagbang ko. Masarap. So, mga
yung pagiging ko ng alak, ang nakatulong sa akin. Mas dati sabi ko, ayaw akong inom. Dahil siyempre, masama sa kalusugan. Ayaw akong gaya ng nanay ko. Pero natuto na rin ako kasi nasasabi yung damdamin ko, yung ano yung sa makapagsabi lang ako ng naramdaman ko sa tunay kong kaibigan kasi hindi ka pwede magtiwala sa lahat ng tao na pwede mo i-share lahat ng mga pagsubok sa buhay at saka mga gusto mong sabihin na kailangan maging sikreto ka din ng tao. So hindi yung basta kwento ka ng kwento kasi pag yun yung araw, yung kinikwento mo sa tao na naging kinakatiwala mong kaibigan mo, yun at yun din yung magiging kaaway mo. So, yun, naging ano lang sa akin na kapag umasa ka sa tao, hindi lahat ng bagay dapat masahan. Kailangan matuto ka rin gumawa ng paraan. Yun yung naging tumalim sa isip ko na umasahan yun, baka isip niya baka. Pero sayang kasi gusto ko rin yung magkaroon ng one-on-one kami. Ako naman yung tao na naging natigawin ko para maabot yung pangarap ko. And kung siya man yung makakatulong, mas talagang down to earth na ako na salamat po dahil nilulungan mo ko, mas natupad yung pangarap ko dahil kundi dahil sa'yo, nagkaroon ako ng inspirasyon na sabihin ko talagang hindi ako iniwan. So yun lang, and natapos ang vlog dito. So salamat dahil na-express ko, and maraming tulungan sa akin yung anak niyan kasi nasasabi ko yung damdamin ko. And nakikwento ko kung gaano ko yung pinagdaanan ko sa buhay and yung paghihirap ko kasi hindi madali mahuhusgahan kasi madali ka magsabi ng ano ng payo pero hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan ko. Yun lang, and siyempre yun talaga. So salamat dahil nabuburks out yung sarili ko and dito na pala natapos yung vlog to and thank you lang kasi kahit pa paano, malaking tulong din yung tinulong niya sa akin. And natin yung araw na may isip din niya ako na dapat tinulong ko na itong taong ito dahil para lalo siyang nagkaroon ng focus sa buhay dahil mas malaki yung magiging ano yun. Kaso talagang parang sa magulang din niya pag hindi mo nasuportahan yung anak mo, wala eh. So yun lang, and sayang kasi asang-asa ko sa kanya. Lagi nananalangin ako sa kanya na alam sa kanya. Pero hindi lubos-lubos yung pagtuloy niya sa akin. So yun lang, and pagigising ko lang, and dilinis pa ako. So sana ano, magkuha ko yung trabaho na gusto kong gawin sa buhay ko. And maaaring ko talaga yung gusto ko sa buhay ko. So 42 years old na ako. January, by next year, January, dating pa ba, March 1, birthday ko na siya, and 2021, yun, taong yun, and, ano mo, wala na rin itong pandemic, and para makakilisan ako, and, dumating yung swerte sa buhay ko, yung maging matagumpay ako, and, hindi ko din makakalimutan yung taong dapat kong tulungan at saka yung biyaya na binigay sa akin yung task set, yung kalusugan, yung mas masaya pa rin ako dahil sa pag-iinom ko ng alak, mayroong taong nag-alway sa akin na mas matay pa kasi sa iba, kasi yung iba walang matutulugan, walang matitira, walang makakain, mahuti may damit ka pa, mataba ka pa, ganyan ka pa, kaya nga ako nagpakalbo kasi pinipili ko na ito yung kalinisan sa bahay na sinakripisyo ko yung ano, tanggap ko na yung anong meron ako. So yun lang, and paalam. Bye. At saka pangako sa sarili na tutupalin ko pa rin yung kagusto ko sa buhay ko. Yun lang, and paalam sa inyo sa mga palagang video. Salamat. So,